Sana naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa isang napakahalagang part ng isang structure. At ito nga yung foundation. Pero ang tanong, gaano ba dapat kalalim ang foundation ng isang structure? Sabihin natin isang bahay. Sagutin natin ngayon. Bago ang lahat, kung hindi ka pa subscriber dito sa YouTube channel natin, pwede mong i-hit yung subscribe at yung notification bell para may update ka every time na may bago tayong content. According sa National Building Code of the Philippines, ang mga estruktura o ang isang building ay dapat mayroong foundation na hindi mas bababaw sa 600 millimeters o 60 centimeters. Yan yung minimum. Kasi ang National Building Code, nasa minimum yan. Palaging binabanggit yan kung ano yung minimum. Ibig sabihin, pinaka mababaw ay 60 centimeters. At yung kapal ng foundation, sabi dun sa National Building Code, dapat hindi siya mas ninipis pa sa 25 centimeters. Pero, hindi yan applicable sa lahat ng building. Kasi nga, minimum yun. No? So, sa mga one-story buildings or one-story na bahay, okay yung 60 centimeters. No? Yan ang minimum. Pero, sa two stories, no? Sa practice, no? Yung two stories na bahay ay hindi dapat na mas bababaw pa sa 1 meter ang lalim ng foundation. Pero, gaya nung nabanggit natin, hindi yan applicable sa lahat ng mga conditions. Bakit? Ang lalim ng foundation o ng hukay na paglalagay ng foundation ay hindi pare-pareho sa bawat situation. Bakit? Kasi iba-iba ang klase ng lupa. May mga lupa na napakatigas. Kagaya nung inuhukay namin sa Taguig, sinimula namin ito last week. Sa Taguig, talagang notorious yung lupa dyan kasi adobe ang lupa dyan. Pati sa gawing Las Piñas. Pang-apat ko ng project sa Taguig ito at lahat ng project na hinukay ko dyan sa Taguig, bato, adobe ang kanyang lupa. So, ibig sabihin, kung adobe yung lupa niya, matigas na matigas yung lupa niya, no? Nandiyan na jackhammer nga namin yung paghukay. Kaya kapag matigas na matigas yung lupa, ibig sabihin, hindi mo kailangan na masyadong malalim na foundation. Bakit ba? Ano bang kinalaman ng lupa sa lalim ng foundation? Kagaya nung nasabi natin kanina, kapag matigas yung lupa, ibig sabihin, mas matibay siya. Kasi sa paglalagay ng foundation, inaalam ng mga engineers kung ano yung kakayahan ng lupa na tumanggap ng pressure, tumanggap ng load, tumanggap ng bigat. Ang tawag doon ay yung soil bearing capacity. Ano yung lakas ng lupa. At ang hinahanap na part ng lupa na paglalapagan ng foundation ay yung undisturbed soil. Hindi, ito yung soil na hindi tinambak. O ito yung matigas na part. Kaya nga hinuhukay yan, hinahanap yung matigas na part. At kapag ka mga two stories ang gagawin mong bahay, kagaya nabanggit natin kanina, mga 1 meter, usually, yung 1 meter na hukay, yun yung ano, no? Yun na yung matigas na part ng lupa. Yun na yung matigas na portion ng hukay na pwede nang kumarga ng
isang two-story na bahay. Pero hindi palaging ganun kasi may mga lugar na ang lupa pag hinukay mo ay tubig yung lalabas. No? Masyadong matubig yung lupa. So sa mga ganung situation, iba ang magiging type ng foundation na i-design ng engineer. No? May mga lupa naman na buhaghag. No? Hukay ka na ng hukay, buhaghag pa rin. No? Hindi pa rin siya matigas. No? May mga mabuhangin. Sa mga ganung sitwasyon, i-design din ng engineer yung foundation mo kasama na yung lalim. No? Kaya may ginagawa silang test sa soil para malaman kung hanggang saan yung malalim na part, no? Based sa kung gaano kataas yung itatayo mo. Ang tawag doon sa testing na yon sa soil ay soil boring test. No? Soil test sa madaling salita. Paano ginagawa yun? So magdi-drill sila ng magbabaon sila ng tubo sa lupa at ibabaon nila ng ibabaon yon hanggang sa makuha nila yung matagas na part. Kukuha sila ng sample ng lupa na yon na nakuha nila dun sa matigas na part, dadalhin sa laboratorio at gagawa ng study para malaman gaano katibay yung kaya ng lupa na yon, ng klase ng soil na yon, at lalabas yung mga results. At yung results nun, yung soil bearing capacity ng lupa, gagamitin ng engineer para ma-design niya ng tama yung foundation mo at kung gaano kalalim ang gagawing hukay bago buhusan yung foundation mo kung yun ay concrete. So, ginagawa yan sa mga bahay na o mga structures na 3 stories pataas. Normally, kapag ka mga 1-story or 2-story buildings lang, hindi na nire-require yung soil test. Pero kapag 2 stories na may roof deck, nire-require na yung soil test. Pero sa ilang lugar na bahain, no, at malambot yung lupa, sa ilang lugar na matubig yung lupa, malapit sa tubigan o kaya mga catch basin, kahit isang palapag lang, nire-require nila ang soil test. May ganyang mga city, no? May mga ganyang lugar dito sa Metro Manila, sa Valenzuela, ganyan. Okay, so kaya kailangan kumonsult sa engineer kasi kahit yung lalim ng hukay ay dinidesign ng isang civil engineer o ng structural engineer. Hindi pwedeng magtatayo ka ng 3 palapag, 4 na palapag na bahay o 5 palapag na bahay basta lumagpas lang sa bewang mo. Makita mo hinuhukay itong foreman, oh lagpas na sa bewang, okay na yan. Hindi ganun, no? Naaral yan. No? So, maraming factors na nakakaapekto sa kung gaano kalalim dapat yung foundation. Number one, yung binanggit natin kanina, yung soil bearing capacity. Pangalawa, gaano kabigat yung dadalhin niyang structure. No? Kung 1, 2 palapag, paano pag 3 palapag na, mas mabigat yan. 4, 5, no? Hanggang sa maging mataas na building na, no? Kino-compute yan, no? At nalalaman din natin mula dyan kung gaano kalalim ang foundation, no? So hindi basta-basta na lang tayo magpapahukay, no? Na kung ano yung feeling natin na malalim na. Isa pa, anong klase ng lupa yung pagtatayuan ng bahay mo? Kung adobe ba yan? Kung yan ba ay clay? No? Buhangin ba yan? O yung burak? O yung matubig? No? So yan yung mga kino-consider ng isang engineer, no, para ma-design niya yung foundation ng mga structures. Okay, so yan muna, no. Sana may natutuhan kayo dito sa content natin ngayon. At kung gusto mong mag-subscribe, ini-invite kita na gawin yan. At kung gusto mong i-share sa iyong social media account itong content na ito, gawin mo. Kahit kado kadalas. So, maraming salamat po uli sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. 150,000 subscribers na tayo mahigit at sana madagdagat pa. Madami pa maging classmate natin dito sa ating mga lectures. Okay, so paano? Ingat po tayong lahat. At maraming salamat po sa inyo. Ako po si Architect Ed. Bye!